Aquino III. Salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary Babe Singson, awardees of the 115th anniversary of the Department of Public Works and Highways, officials and employees of the Department of Public Works and Highways, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Nang simulan po natin bagtasin ang tweet na daan, hindi maikakaila ang lubha ng dinatnan nating sitwasyon. Baluktot ang iniwang sistema at pamamahala sa burokrasya. Maraming kawani ng gobyerno ang nasanay na sa masukal na ruta ng panlalamang at pagpapataba sa sariling bulsa. Imbis na itaguyod at patatagin ang ating mga ahensya at institusyon, pinahina pa nila ang pundusyon nito dahil sa talamak na katiwalian at tahasang pambabaliwala sa taong bayan. Dahil nga po sa kalagayang ito, mailan na ang nagsabi, masyado na malalim ang bitak sa burokrasya. Nanuot na ang korupsyon sa sistema. Masanay na tayong mga Pilipino dahil imposible na magbago ang pamahalaan. Ito po mismo ang kulturang binago natin sa tuwid na daan. At sa loob lamang ng 3 taon, sama-sama natin pinatunayan posibleng makamit ang pagbabagong ito. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon, at lalong hindi na sa susunod na administrasyon, kung hindi ngayon din. Sa umaga po ito, kasabay ng pagdiriwang ng 115th anibersaryo ng Department of Public Works and Highways, nagtitipon din tayo upang kilalanin ang pagbabagong naganap sa inyong kawanian mula nang binagtas natin ang tuwid na daan. Di po ba't napakalayo na ng DPWH sa matagal nang naikahong imahin sa kanila ng taong bayan? Noon, dahil sa kaliwat kanan ang kapalpakan, naikabit na ang kanilang pangalan sa mga proyektong sinisimento ng tompats, inaasfalto ng suhol, at pinipinturahan ng under the table. Ang kanilang mga programa at inisiyatiba parang habang buhay na lamang na under construction. Ngayon, unti-unti nang naibabaon sa limot ang lumang mukha ng DPWH. Sa pangunguna ni Secretary Babe Singson, nakikilala na ng sambayanan ang isang ahensyang may mabilis, tapat at maasang serbisyo. Kapag may nakita kang karatulang men at work sa kalsada, totoong mayroong mga arkitekto, inhinyero at construction workers na masigasig at tunay na nagtatrabaho para sa tao. Datos na po ang nagpapatunay. Sa 41,463 na nakapilang proyekto pang infrastruktura ng DPWH mula 2010 hanggang 2013, nasa 33,095 na o halos 80% na kabuuan bilang ng mga proyekto ang nakumpleto hanggang nitong katapusan ng Mayo. Lilinawin ko lang po, hindi kinailangan ni Secretary Babe Singson na maging man of steel and concrete para mapatibay at gawing permanente ang mga reforma sa DPWH. Simple lang ang naging formula, ang 5 R's. Right projects, the right cost, and right quality, and accomplished right on time with the right people. Ibig sabihin, dahil sa mabubuting pamamahala, nagagawa natin ang mga proyekto sa mas mabilis sa paraan at sa mas murang halaga. Napipigilan din natin ang katiwalaan at pagtagas sa kaban ng bayan. Ipinatupad natin ng tapat at tama ang proseso ng procurement at bidding. Kaya naman pumalo sa 16.35 bilyong piso ang savings ng DPWH at pila-pila ang matatagumpay nating proyekto. Sa pong halimbawa nito, nabanggit ko na sa inyo dati pa, ang Araneta-Quezon Avenue Underpass na napapakinabangan na ngayon na tinatayang 100,000 na motoristang kada araw dahil sa mas mabilis na biyahe. Maganda po, ang unang proposal, paalala lang po, 694 milyong pisong pondo para maipatayo ito. Naibaba ninyo ito sa 430 milyong piso sa kabuuang gastos. Bukod pa rito, advance kayo ng 100 taon sa naipangakong deadline. Sa panghalimbawa ay ang Plaridel Bypass Road-Phase I sa Bulacan na magpapaginhawa naman sa biyahe ng halos 15,000 na motorista kada araw. Sa Contract Package 2 ng proyekto ito, 113 milyong piso na ang natipid ng gobyerno mula sa aprobadong budget na 706.54 milyong piso, napababa natin ang gastos sa 593.61 milyong piso. Muli, ahead of schedule na naman ito.
Dahil imbis na sa 21 ng Pebrero ng 2013 ito natapos, nakompleto ito ng 25 ng Nobyembre na nakaraang taon. Malinaw po sa atin, malaki ang ginagampanang papel ng DPWH sa pagsisilbing tulay sa kaunlaran ng mga kababayan natin Pilipino. Kaya naman, nagpapasalamat po ako sa buo-buo ng ahensyang ito. Mula kay Secretary Babe Singson na nagtitimon sa kinatatayon ngayon ng DPWH, sa bawat grupo at lingkod bayan na pinarangalan natin sa araw na ito, hanggang sa bawat individual na hindi man napangalanan ngayon ay naging malaking bahagi sa pagbibigay ng bagong muka sa inyong ahensya. Kayo ang gumawa ng pagbabago pong ito at muli maraming salamat sa inyo po. Sa isang patas sa lipunan, sinusuklian ang mabuting gawain. Kapag nagsumikap ka, may kaakibat itong karampatang biyaya sa iyo. Kaya naman, hindi po ako nagatubiling lagdaan ang 10,000 anniversary bonus para... Di ba ho nyo narinig yung para? Para sa bawat opisyal at kawani ng DPWH ngayong taon. At sa ganda po ng pagbabago nyo, sa totoo lang po, meron po kasing batas na nagsasaad kung ano ang limitasyon nitong anniversary bonus. Noong aking po nilalagdaan ang approval nito, ako po inapag-isip, tila pag DPWH sa pagbabago yung pinapakita, kulang yata ang naitalang bonus. Pero kailangan pa akong amyendahan yung batas para mapataas natin yan. Magsilbi po sana itong inspirasyon upang higit pa ninyong pagbutihin ang serbisyo sa bayan sa mga darating na taon. Ngayong sama-sama na nating nalilinis ang sistemang panlipunan, ngayong napapatag na natin ang mga lubak sa ating pamalan, ito naman ang hamon sa ating mga lingkod bayan. Patuloy nating itaguyod ang mabuting pamamahala sa burokrasya at sa bawat institusyon ng gobyerno. Gawin nating permanente ang sinimulan nating pagbabago. Naway isa puso at isa isip natin ang kaloob na mandato ng taong bayan. Magsimula tayo sa ating mga sariling akbang at ikayatin ang ating kapwa na makiisa tungo sa malawakang kaunlaran. Alam po nyo gano'ng kahirap yung trabaho ko. Sabi ko, marami dyan pag may tinawagang babes, iniisip pa lang nakangiti na. Ang natirang babes na tinatawagan ko, naging lalaki pa. Pero sa totoo lang po, si Secretary Singson, pagkausap natin, parang feeling ko parating good news. Pati pag bad news, may problema, kasabay na yung solusyon. At pag nagbitaw na salita, talagang pwede itaga sa bato. Sigurado tayo dyan. Hindi po ako nagsisisi na kung may natirang babes na lalaki pa, okay na rin kausap. Alam mo nyo talaga mga kasama, sa totoo lang, si Freddy nakikita ko dito, nung may nangyari sa fort, kamakailan, sabi siguro ng DPWH, ano naman kinalaman namin dyan, bakit kami nadamay dito? Pero nakitulong ako, nagkaroon tayo ng maliwanag, na pag-aanalisa kung ano nangyari dun sa kaganapan dun, at pupunta tayo sa talaga mas mahusay na solusyon. Alam po nyo dito sa hilera ng kung saan nakalagay ang inyong mga opisina, meron tayong pinakiusapan rin na magbago na, eh hindi ho tayo pinakinggan. O pipilitin na ho natin sila magbago. At sa huling bahagi na lang po, no, ako po yung unang buwabiyahe para sa bansa. Ang dami natin na kakausap ng mga Pilipino community. At talaga naman po yung mga dayuhan na kung sa sila nakipagtrabaho, eh sabi sa atin walang patid. Napakahusay ng Pilipino. At ako po yung talaga napapag-isip. Talaga naman ang Pilipino, bigyan mo ng tamang pagkakataon at oportunidad, talagang magpapakita ng gilas. Secretary Singson, sama niyo lahat, ay nagkaisa para baguhin ang imahe ng DPWH at talagang maging tunay na lingkod ng ating sambayanan. Kaya ako po'y muli nagpapasalamat sa inyo, pinakita nyo, pinatunayan nyo, at sana pagpatuloy nyo na talagang nagbabago na ang ating lipunan tungo sa mas maganda para sa ating punan. Ulit, happy anniversary, maraming salamat po sa inyo.